How about those mga dispensation? Siyempre, hindi ganun na pagka hindi na nasa ako, kumbaga, yung pagkaunawa. So, pabilang sila doon. Sa mga, oo, na hindi na kaunawa, hindi na nabigyan ng... Hindi po natin masasabing ganun kasi nga, yung kasing pagbibigay ng mga kaalaman, eh, hindi naman pare-pareho din ang pagbibigay ng Espiritu Santo eh. Hindi tayo pantay-pantay ang kaalaman. Pero hindi naman nangangahulugan na porque mataas ang level natin sa kaalaman, eh tayo na lang yung sa Diyos at sila ay talagang na-deprived ng Holy Spirit. Kasi ang basihan kasi natin na sa Diyos, eh, yung Ebanghelyo. O, so kung pareho ng Gospel na pinaniniwalaan, and yet, kaunti pa lang yung kaalaman, eh, sa gospel pa rin. So, sa Diyos pa rin sila. Gaya na sinabi, kahit yung sinabi ni Apostle Paul kanina, di ba? Sa mga kasamahan ninyo ang wika, eh, marami pa rin ang mahihina ang pananampalataya. I'm meaning to say na yung kaalaman nila, kasi ang yung pananampalataya kasi, makaugnaya sa nalalaman eh. Kapag kaunti ang nalalaman mo, eh, of course, yung pananampalataya mo, eh, masasabing mahina. Kasi matitisod ka eh, sa mga bagay na hindi mo nalalaman. So, the same Christ, the same gospel. Yan. Eh, kasi, of course, alam mo, sa totoo lang, eh, kaya naman talaga namamali ang gospel dahil ibang Christ, eh. Kagaya ni, yun nga, so, ibang Kristo yung kanilang itinuturo, kaya hindi sila nakarating sa ebanghelyo, sa tamang ebanghelyo. Kaya nga sabi ni James White, pananampalataya lang kay Kristo ang kaligtasan. Yun nga yung kinontra ni Jovent Elasyon na para ikaw ay mapapakay Kristo, umanib ka doon sa kanyang iglesia. Yun ang kanyang huling tayo. Kaya lalabas na ang kaligtasan kay Kristo by means of entering the church. So yung church, hindi nila nalalaman na yung church na tinutukoy, eh, hindi ito organisasyon, hindi ito building. Ito ay pumasok sa kanya iglesia, ibig sabihin, mapasama ka sa kalipunan ng mga mananampalataya na bumubuo sa espiritual na iglesia. Kaya mayroong one church eh, kasi espiritual yun eh. Nagsama-sama ang mga mananampalataya disregarding the location. Kasi, kung sabihin natin, doon lamang sa kung locality yan, matagal ng doktrina na sinira ng Panginoon sa Kristo. Ang mga Hutyo, doon lamang sila sumasamba sa Jerusalem. Kaya kahit napakalayo nang galing pa sila sa ibang bansa, maglalakbay sila para sumamba sa Jerusalem. Oh, 'yun ang locality, 'yun ang local church kung tawagin. Oh. Eh kaya nga wala nang yung pagsamba sa Panginoong Diyos, bagamat may kanya-kanya tayong locality, nagpapatunay lamang na hindi na ito physical ang pagsamba sa Diyos. Hindi na sa isang lugar. And therefore, hindi sa isang organisasyon. Wala tayong mabasa sa Biblia na papasok ka sa organisasyon. Oh. Ngayon, kung papasok ka sa iglesia, sinasabi ng mga ANC, aling iglesia ang papasukan? Eh, napakarami nilang mga lokal. Pumasok sa kanyang iglesia, isa lang iglesia, eh, napakarami. Pag locality usapin, napakarami iglesia. Mga churches yan eh. So, aling iglesia tinutukoy nila? Therefore, iglesia tinutukoy, it necessitates na hindi ito physical. It is spiritual church. So, nasa spiritual realm yung iglesia ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo. And when we worship in the spiritual realm. Kaya nga may mga tao, sumasamba sila in physical, pero wala sila sa spiritual realm. Diba? Kaya ngayon ang binabatikos ng Panginoon sa Kristo dun sa Mateo 15 na binasa ko kanina. Sumasamba sila, pero sabihin, merong local church, sumasamba sila doon, pero hindi sila kabilang doon sa spiritual church. Yung ang kanilang pagsamba ay physical eh. Kasi anong patunay natin na physical yung pagsamba nila? Hindi sila napasok doon sa spiritual na pagsamba. Eh kasabi ng Panginoon, sinasamba ako ng mga rito sa labi lang. Pinupuri sa labi. Nandun ang presence physically. Pero yung inner being nila, wala. Oh. Kaya, yan lang nagpapatunay na hindi porke member ka ng iglesia, ang pagiging member, physical yan eh. Eh, ikaw sa Diyos na.
Dahil nang sinabi ng Panginoon mismo, Mateo 15, kahit nandiyan ka pa physical, Hudyo ka, physical kang sumasamba, eh hindi yan na tinitingnan yung pagiging Hudyo mo, hindi yung physical na presence mo sa pagsamba. Nireiterate lang ng Panginoon sa Kristo yung prophecy sa Isaiah. Sa tama ang pagkakasabi ni Isaias tungkol sa inyo. So, anong significance nun? Mantakin mo? Sa, anong spiritual significance nun? Yung direction na yun? Pero ginagawa talaga yun, no? O, ginagawa. O. Sa polisi yung nakaatayo, kung parang ginagawa tayo, nag-yoga, tapos nandito tayo. Ingatan na. Tapos doon talaga. Oh, eh nasa na significance doon. Sinabi na nga na sa New Testament, itinuro na nga na tayo na nga ang templo ng Panginoon. Kasi kaya sila sa East meeting napunta doon kasi nandoon yung templo at nandoon yung lugar ng pagsamba at yung presence ng Diyos nandoon sa temple. 'Di ba? Nandoon sa Holy of Holies. Eh nag-iba na yung temple hanggang ngayon ba pupunta? Ikaw is harap ka pa rin sa East? Eh wala nang temple doon eh. Yung hindi parang ano ka na, ang temple na lang nandoon yung mosque. Kaya alalabas, eh, parang Muslim ka na niyan. Kasi ang pinatutungkulan mong temple ay mosque ng Muslim. O hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili?